What's up mga Pinoy sports super fans? Marami nang na-produce na superstars ang UFC. Kabilang na dyan sina Brock Lesnar, George St. Pierre at Johnny Bones Jones. Pero may isang nagdulot talaga ng matinding ingay sa UFC, yan ay si Conor the Notorious McGregor. Ang Irish na si Conor ay mabilis na naging paborito, hindi lang ng mga hardcore UFC fans, kundi pati na rin sa mga casual fans na nagiging interesado sa kanyang kasikatan. Kabilang sa dahilan ng kanyang kasikatan ay ang kanyang galing bilang isang striker, mabilis na first round knockouts, at siyempre ang kanyang very entertaining press conferences. Kung angas at daldalan lang ang pag-uusapan, umaapaw yan kay McGregor. Pero kahit mas trip mo ang humble na personalidad, aaminin mong maibubuga naman talaga ang maingay na Irishman. Ayon sa isang recent interview ng BT Sport, sinabi nga ni McGregor na gusto pa niyang magboxing at nangangarap na makakuha ng world title. Gaano nga ba siya kagaling at kung manglalaban man sila ng ating pabansang kamao, Manny Pacquiao, kakayanin-kaya niya ang suntok na hindi kayang ibigay ni Floyd Mayweather Jr. Alamin natin yan sa videong ito, pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click notification bell at piliin ng all para updated ka sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat mga boss! Naging kauna-unahang simultaneous champion siya sa featherweight at lightweight division matapos talunin ang lightweight champion na si Eddie Alvarez. Magaling ang pag-maintain ng distansya, pag-aral ng movements ng kalaban at saktong timing sa kanyang mga counter. Pinatunayan ni McGregor na isa siya sa mga best finishers ng UFC. Sa kanyang laban kay Diego Brandao, kita dito ang kanyang composure, relax na relax kung lumaban at ang accuracy ng kanyang mga suntok. Sa kanyang laban kay Dustin Poirier, sinabi nga nitong ina-knockout niya si Poirier sa first round pa lang ng laban. Tulad ni Manny Pacquiao, malakas din ang kaliwa ni McGregor. Natupad nga ang kanyang prediksyon at tinapos ang laban sa first round pa lamang. Sa laban naman niya sa wrestler na si Chad Mendez, isang pamilyar na combo ang tumapos ng laban. Right jab set up para sa kaliwa, parang si Manny Pacquiao lang, di ba? Sa laban naman niya sa Brazilian legend na si Jose Aldo, 13 seconds lang ang kinailangan ni Notorious para tapusin ang laban. Sa rivalry naman niya kay Nate Diaz, although natalo siya sa unang laban, nakita natin dito ang abilidad niya na gumawa ng mga adjustments para ipanalo ang rematch nilang dalawa. Sa huling laban niya kay Cowboy Cerrone sa welterweight division, kinailangan lang niya ng 40 seconds para makakuha na naman ng isang knockout win sa isa pang division. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang laban nila ni Floyd Mayweather na sa tingin ko magandang ipinakita ni McGregor. Orchestrated long con that reached into your wallet for $100. Tell us what you really think. That's what I said. Conor the Notorious McGregor, may bilis, accuracy, magandang timing, malakas na kaliwa, maibubuga sa boxing. Kakayanin kaya niya si Manny Pacquiao? Well, isang malaking hindi. Bakit? Una, iba si Manny Pacquiao. Mas marami man siyang naipatamang suntok kay Mayweather at mukhang mananalo pa, pero iba ang mangyayari pag si Pacquiao ang makakalaban niya. Si Mayweather ay isang defender at takbuhin, pero si Manny Pacquiao ay isang pressure fighter. Mas mabilis at nagpapaulan ng suntok sa iba't ibang anggulo. Magigising sa katotohanan o matutulog sa realidad si McGregor na iba talaga ang pro boxing. Iba ang marunong magboxing at legend ng boxing. Marahil siya ang kauna-unang UFC simultaneous champion, pero pagdating sa boxing, si Pacquiao lang ang 8th division world champion.
Pangalawa, magiging sisiw si McGregor sa 147 pounds. Sinabi din niya sa BT Sport interview na masyadong mababa sa kanya ang 147 pounds. Nilabanan niya si Floyd sa 154 pound limit dahil siyempre gusto niya mag-training ng boxing na hindi mahihirapan sa pag-maintain ng timbang. Kung pipilitin niya ang 147 para kay Pac-Man, siguradong tatanggalan siya ng balahibo ng ating pambansang kamao pag nakatama na ang kaliwa. Pangatlo at panghuli, malayo ang agwat ng kanilang stamina at experience. Make no mistake, magaling at eksperyensyadong mixed martial artist si McGregor. Pero pagdating sa boxing, marami pa siyang dapat matutunan. Nakita na rin sa unang laban niya kay Nate Diaz at pati na kay Floyd Mayweather Jr. na ubusan nga ito ng hangin lalong-lalo na sa isang dogfight. Samantalang si Manny ay parang wala lang nangyari matapos ang laban niya kay Thurman. Marahil matatamaan niya si Pac-Man sa simula ng laban dahil na rin sa kanyang accuracy, pero katagalan kung aabot pa siya, sigurado mapapasabi siyang grabe tong Pinoy na to, may dugong Viking! Oh, mga Noy peace! Kakayanin ba ni McGregor si Pacquiao sa boxing? Post your comments below, like and share this video. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-click notification bell at piliin ang all para updated ka sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa suporta. Peace!